Dear Max FM with DJ Chini. Ang gugma, mura nagplastic nga hanger. Bisa na unsa na kaligon, kung halayan nimo nagtinagduha nga labhunon. Maputol jud ang hanger. Susama sa gugma bisan unsa kaligon sa inyong relasyon. Kung may ubang taong muentra, aw, isaray madulngan ana. Dear Mags FM, pagatawga na lang ako, Martina. Nahigugma, gihigugma, apan napulaan sa ulahe, ako ray nasakitan. Dili mi hingpit nga tao, dili sab ko maanyag na babae. Maingon usab sa akong bana nga si Vin, dili sab tantong ambungan. Apan tungod kahibaw kami, magdala sa amang sarili, maong murag muramig desente o itsurang presentable. Una po sa lahat, umihingi ako ng paumanhin sa mga nakikinig. At sana'y maging open-minded tayo sa kwento kong ito. High school pa lang ako, sumasali na ako sa mga pageants. Hindi man palaging pinapalad, pero di rin naman minamalas. Dahil umuwi pa rin merong consolation prize. Dahil sa pagsali ko ng mga pageants, doon ko nakilala si Vin. Para sa akin, si Vin hindi gaanong kagwapuhan. Pero malakas ang appeal. Chinito, moreno, matangkad, may abs, dahil basketball player siya. Kaya naman para sa akin, perfect guy na sa akin si Vin. Isang gabi, sa pageant na sinalihan ko, nilapitan niya ako sa likod. Hiningi ang number ko. Binigay ko naman. Nagdaan pa ang mga araw at linggo. Ni isang text sa tawag, wala akong natanggap mula sa kanya. Kaya naman, nung nalaman kong may laro sila ng basketball sa kabilang barangay, agad akong pumunta, kahit di pumayag ang parents ko. Nagkita nga kami, nag-usap. Sinabi niya sa akin na hindi niya na-save ang number ko. Dumaan pa ang mga buwan, niligawan niya ako. At dahil matagal ko na din naman siyang gusto, agad ko siyang sinagot. Nung nasa fourth year high school na ako, chin nagbunga ang aming relasyon. Agad namang pinaalam ko sa parents ko at namanhikan agad ang pamilya nila sa amin. Ikinasal agad kami hanggang sa nanganak na ako. Mabuting ama si Vin at kahit mukhang tatay na siya, pero yung love ko sa kanya'y nanatili pa rin. Blessed din kasi si Vin sa lahat ng aspeto. At naibigay din niya sa akin ang pangangailangan ko bilang asawa. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, dahil sa sobrang workaholic niya, halos hindi na siya nagbabasketball at nag-e-exercise. Kaya naman tumaba siya ng husto. Doon na nag-umpisa na parang may problema na sa aming pagsasama. Pagdating sa kama, parang tinatamad na siya. At ilang minuto lang, tapos na. Madali na rin siyang hingalin. At di na niya kayang magawa ang mga bagay na ginagawa namin noon. Napansin ko din, yung kanyang private part ay parang unti-unti nang lumiliit. Kinain na ng sobrang katabaan sa tiyan. Gusto ko sanang kausapin si Vin tungkol dito. Pero natatakot ako baka maapakan ko ang kanyang ego. Baka ma-offend o maging maliit ang tingin niya sa kanyang sarili kapag malaman niya. Jane, ano ba ang dapat kong gawin? Dahil sa totoo lang, halos ilang taon na ding hindi ako nasisiyahan sa lovemaking namin.
para hindi ko na-experience ulit ang rurok ng kaligayahan. Sana'y mapayuhan niyo ako. Pasintabi lang sa mga konserbatibo at mga batang nakikinig. Ang kwento kong ito ay medyo sensitibo. Hanggang dito na lamang ang short story ko. And please play my requested songs. Kapag ako ay nagmahal. And all of me. Ang inyong kamax, Martina. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.